akala ko ba ECQ? Hey guys, it's me Carmela. Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa natin ng 1-week review yung Milky Bundle Kit na pinadala sa akin ng Kate Mera. And titignan natin kung effective ba talaga. So syempre guys, natry ko na yung Milky White Soap ng Kate Mera. And yung feeling nung ginamit ko siya ngayon is parang smooth yung balat ko. Pero dry. Parang tuyot yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dehydrated lang ba ako. Pero first day pa lang naman, so okay lang. And maganda yung packaging talaga nun guys. Kapag open mo, yung soap mismo, nandun siya sa loob ng net. Lagay ko dito yung picture para magets niyo yung sinasabi ko. And ano, mabango siya sa skin. May haw-haw na milk. So ayun lang. So next tayo dun sa facial foam. Your calendar tonight's gonna be your life's high light. Boy, we gon' roll up, we gon' roll out. Look, this is the land of fast, especially when you used to that. First someone up your last, you can stay in your past, honey. I don't stop for no one, but I pause for you. So let's go downtown and get real high. Here, be psycho and alive. Leave all of your inhibitions behind. Tonight, let's test all the borderlines. Like, how far, does the indigo go? Pointless fight, take the longer way home. Have my body all superimposed right on top of yours. Oh, as far as the indigo goes. So, simulan natin doon sa facial foam. Yung facial foam, okay yung amoy niya. And pagkabanlaw ko ng face ko, naging bouncy siya. And parang naramdaman ko na nag-tighten yung pores ko. Parang sumikip, ganun. So, gusto ko siya. So, pangalawa naman sa toner. Ang hindi ko gusto sa toner nila, yung amoy. Kasi amoy sibuyas. Ayoko ng ganun. And yung toner, pagkalagay ko, nag-shine yung mukha ko, nagparang glass. So, yun nga guys, nagparang glass skin siya, pero nandun yung feeling na parang dry pa rin. Siguro, pagbigyan mo natin siya, kasi first day pa lang naman, guys. So, ito naman sa serum, yung pinakahuli ko nilagay. Ayan, mas lalo siya nag-glass skin. Nagmukha ko lalong clear skin. And, ano, ayoko rin ng amoy ng serum nila kasi amoy sibuyas. Pero, dun sa tatlong na dry ko, pinakagusto ko yung serum. Kasi, paglagay ko sa kanya, mas lang nagmukhang bouncy yung mukha ko and smooth. So, ayun lang guys. Yung sunscreen, bukas ko na siya itadry pag gising ko. So, ayun. 1 week review to guys. Samahan niyo ako sa 1 week journey using the Kate Mera Milky Mighty Bundle. Hey guys, it's me again, Carmela. And, update ko lang kayo ngayon. Nagamit ko na yung Kate Mera sunscreen and ito yung itsura niya. Ayan. Shiny. May brightening effect yung Kate Mera sunscreen kasi yung nilagay ko siya kanina, yung face ko ang itim. Tapos yung nilagay ko siya, nag-brighten up siya. So, ayun lang. Tignan natin kung effective talaga tong sunscreen nila. So, balik ako ulit kapag nag-skincare na ako ulit mamaya ang gabi. Hey guys! So, this is my second day using the Kate Mera skincare products and it's quite good, but I still get this dry feeling yung sinasabi ko na pag naka-apply siya sa inyo, pag natuyo, dry, hindi siya yung dewy effect tsaka dewy feeling, hindi siya malagkit. So, ayun lang. Balik ako sa next update. Bale, mag-update lang pala ako sa pang fourth day na gamit ko kasi kung araw-arawin ko, hindi mapapansin talaga eh. Wala akong bagong masasabi sa inyo kung ano nangyari sa face ko. Kasi parang ganun pa rin. Basta may dry feeling pa rin ako. So, ayun lang. So, hey guys! Fourth day na ng paggamit ko ng Kate Mera skincare products. And yung napansin ko is, mas naging bouncy yung skin ko.
And yung pores ko, nagsasara sila. Tapos, kapag, di ba ngayon, sobrang init. Kasi dati, pag gantong panahon, sobrang pawis na, hulas na, hulas na. Pero ngayon, medyo nababawasan yung pagpapawis-pawis ko. Natatagalan bago palawabas lahat ng pawis ko. So, ayun lang guys. Tsaka yung sa sabon pala, yung Milky Whitening Soap ng Katimera. As far naman, okay pa rin naman siya. Ganun pa rin yung feeling. Parang drying effect tapos smooth naman pag hinawakan. So, hey guys! Naka 1 week na akong gamit ng Katimera skincare products. And ito na yung final thoughts ko. Simulan natin dun sa Milky White Body Soap ng Katimera. Eto. So, sabi ko nga nung una guys, gusto ko tong soap na to kasi ang cute yung nasa ngayon. Siyempre, tulog nga nung ngayon, nandun yung soap. Gusto ko to kasi mabango siya. Amoy haw-haw na candy niya, katulad ng sinabi ko nung una. And pag ginamit mo talaga siya, nakaka-smooth siya ng skin. Kasi dry yung skin ko talaga eh. Pero nung ginamit ko to, hindi na siya naging dry. Na moisturize niya talaga yung skin ko. Usually kasi yung ginagamit kong soap para hindi niya masyadong dry yung skin ko is dove. Kasi legit nakaka-moisturize. Pero ito rin, gumana sa akin tong Katimera Milky White Soap. Next naman guys, yung Milky Mighty Facial Kit ng Katimera. Simulan natin dun sa facial foam. So katulad ng sinabi ko dati nung ginamit itong facial foam, pagkabanlaw mo is mag-feel mo nag-dry yung face mo. But mag-feel mo din na nag-firm yung skin mo. Yung firm guys, yung umaangat, yung feel mo na nagta-tighten, hindi soggy. So guys, next is yung toner ng Katimera. And yung masasabi ko sa toner nila is same lang ng effect dun sa foam na face wash nila. Mag-feel mo after mo gamitin na magta-tighten, mag-firm yung skin mo. By the way, yung kiniklaim pala nung toner nila is may even out yung skin tone mo and yung blackheads daw is mapaprevent from forming. And nangyari naman yun kasi ma-blackheads ako dito sa ilong. And nung 1 week ko siyang nagamit, hindi ako nakakita ng blackheads. So, ayun, gusto ko sa kanya. And ang ayaw ko naman dito is katulad ng sabi ko nung una is yung smell niya. Next naman guys is yung sunscreen ng Katimera. By the way, syempre, pag gagamitin mo ng daytime yung Milky Mighty Facial Kit nila, after ng toner, ang gagamitin mo is yung sunscreen. And kapag nighttime naman is yung Milky Serum. So, yun na, about sa sunscreen nila, kahit maliit yung, ayan, yung product, yung nalagyanan, mararamdaman mong punong-puno naman sa loob, tapos mag-feel mo yung weight. Ayun yung naramdaman ko una pagka tingin ko dito, punong-puno siya as in, so sulit. So, maraming beses siya magagamit. And, katulad nga na sinabi ko rin ng unang kong ginamit to, may brightening effect siya. So, puputi mukha mo pag-a-apply mo sa kanya. Hindi ko alam kung ganun ba talaga lahat ng sunscreen kasi ngayon lang ko gumamit ng. And by the way, perfect to kasi hindi siya greasy, hindi siya malikit na feeling. And kapag pinagpawisan ka, hindi siya sumasama sa pawis mo, hindi siya nagbe-blend ng pawis mo. So, pag natuyo siya, parang wala lang talaga, parang wala kang in-apply. So, maganda to kahit patungan mo ng makeup. So, the last one is my favorite product dun sa Milky Mighty Facial Kit nila is yung Hydra Milk Serum. Sobrang ganda nito. Ito yung pinakagusto kong ginagamit kapag gagamitin ko na siya. Ito yung pinaka-inaabangan ko, kumbaga, ganun. Kasi guys, pag apply mo sa kanya, mararamdaman mo talaga na nag-glow yung skin mo. As in, gagamitin mo kapag dehydrated yung skin mo, mahahydrate niya, and sobrang light lang din niya sa feeling, parang sunscreen. So, di mo rin mapifeel na malagkit, katulad ng ibang moisturizer, ganun. So guys, all in all, nagustuhan ko yung Katimera skincare product kasi perfect talaga siya kung gusto mo magpag-glow ng skin. And by the way, nag-dry yung mga pimples ko sa noon nung ginamit ko siya kahit 1 week pa lang. And yung dryness ko dito sa gilid ng nose ko is nahahydrate, ayun o, nawawala na yung pagka-dry niya. And suggest ko lang na perfecto dun sa mga sensitive yung skin type kasi mild lang siya, or sa mga trip din na mild lang yung skincare nila para hindi masyadong matapang sa face. Ayun. So guys, yung announcement pala dun sa winner sa giveaway ko sa last video ko is i-announce ko sa IG story ko. So ayun naman, nire-recommend ko itong Katimera skincare product sa inyo kasi nga effective sa akin. Pero, bago kayo bumiliin, bago niya gamitin, i-consider niya rin yung skin type niyo. Hindi porket sinabi ko effective sa akin, glowing, ganun-ganun is gagamitin niya agad. I-consider niya pa rin yung skin type niyo kung pwede kayo din sa product. So ayun lang ulit guys, don't forget to give this video a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. And see you on my next video!